So hello guys, welcome na naman sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon para mag frame check ng Saturn Calypso na aluminum alloy frame. Ayan. So wala na tayong intro guys, diretso agad tayo dito sa frame check. Ayan. Ngayon lang natin gagamitin yung frame check, yung board na frame check. Ayan, no? Hindi tayo mag-unboxing at hindi tayo mag-unpacking kasi wala namang box, wala namang pack. Ayan. So wala na intro guys, diretso tayo. So yan guys yung ating i-frame check ngayon, ang Saturn Calypso na 27.5 na frame. Yan. Now guys, kanina tinimbang ko to guys. Tumitimbang nga pala to guys na 1.97 kilogram. Ayan. So unahin natin sa frame check natin itong kanyang head tube. So ang head tube niya guys tapered. Ayan, na meron ditong parang logo ng Calypso ba to? Ayan, Saturn. Ayan kung nakikita nyo guys. Dito tayo. Ayan. Ayan, Saturn. Hindi ko alam kung sticker lang to guys. Pero, palagay ko nakadikit lang yan. Ayan, ang ganda nito guys oh. Tignan nyo, kapal nyan. Ayan ang kapal oh. At, smooth welding tayo guys. So, pagkakamalan mo to na carbon frame. Dahil sa ganda ng pagkaka-welding dito, ang kinis oh. Pag kinapa mo, kinis. At meron ditong Calypso na mo yung kanyang model. Then dito Saturn, dito sa down tube. At internal cabling tayo guys. Isa dito, dalawa sa kabila. So kung balak mo maglagay ng 3x na crankset, palagay ko bibili ka nung dinidikit na dito. May nakita ko nun sa Shopee saka sa Lazada. Nakadesign kasi to ng pang 1x. Pero yan, kaya ako sinabi yung mabibili ka ng nakadikit kasi meron ditong stopper oh, para yan sa kable ng FD. Yan. So ang kable nito, ang FD nito siguro clamp type na nandito yung kable sa ilalim. Pero wala siya dito sa ano dito, oh. Walang kabitan sa ilalim. Wala rin dito sa ibabaw. Kaya bibili ka nung dinidikit na guide or sabihin na natin doon ilalagay yung kable. Ayan. At dito sa top tube guys, nakita ko to. Una ko nakita tong design ng top tube, itong pa-curve na to. Una ko nakita yan sa Tosic Brandon. Pero base sa panonood ko, habang tumatagal, hindi pala original na design ng Brandon yon. Yung ganun na may pa-bend. Matagal na palang may mga bike na ganun. Akala ko sila ang una. Hindi pala. Ayan. At dito sa top tube, meron tayong makikita special ridge series. Tapos parang may design ng tubig yata dito. So sa lahat ng design na makikita mo dyan guys, parang decals pag kinapa mo. Ayan, nakaangat siya. Makakapama talaga siya. Makakapat makakapa mo. Then may blue lining. Ayan, blue at gray lang ang makikita mong design dito. Pag tinignan mo siya sa video guys, para siyang reflector. Ayan, kagaya nitong Saturn dito sa down tube, para siyang reflector pero hindi. Ayan, makinang lang siya. At hindi mawawala ang lalagyanan ng water bottle cage. So dyan natin ilalagay yung ating malamig na beer. Yan, sarap yan. ICR, internal or inner cable routing. Ganun pa rin, may makakapa ka dyan. Ano yun, oh? Yan. At dito sa seat tube niya guys, may nakalagay niya 16 inches. Kung hindi ko lang kakamali, medium yan. MTB series. Tapos may bundok dun, oh. Ayan, marami na ako nakita ang bike na mayroong logo na bundok. Akala ko Mountain Peak lang ang gumagamit nun. At dito, whoops. Dito, smooth welding din. Ayan, oh, kinis, oh.
O, di ba? Sarap yung mga asin. At dito, meron siyang uod ng pagkaka-welding yan. Walang bridge nga pala guys yung chainstay saka seatstay. Walang bridge. Yung seatstay niya guys, o, bukang-buka. Dito, tingnan nyo. Bukang-buka. Nawala sa focus. Yan, bukang-buka. Tapos bladed itong nasa may loob. Patriangle to. Patriangle ang ating seatstay na may lining na blue. At meron ditong model na Calypso. Ayan. Ayan o, oh, ganda o. Oh. Tapos pababa. Hindi siya padiretsyong ganun. Pababa ito. Ayan. Kaya siguro pababa yan. Kasi dito naka-post mount yung ating caliper. Yan, kung ano man yung caliper na gagamitin nyo, hydraulics man yan or disc brake. At mapapansin nyo guys, oh, ang lapit nila sa isa't isa. Ayan. Pero kahit gaano kalapit yan, paghihiwalayin pa rin yan. Parang relasyon lang yan. Hindi, joke lang. Ayan, ito yung mount nya. So ilalagay mo to dito para mailagay mo yung caliper. Ayan. O, diba? So, post mount to. Post mount. Tapos post mount din. Ayan, post mount to. Post mount kaya ako nasabi kasi tinornilyo sa frame. Tapos post mount yung adapter kasi tinornilyo mo sa adapter. Ayan. So kung makakapagpa-lost thread ka man, itong adapter lang yung malo-lost thread mo. Kasi hindi mo naman ito madalas tatanggalin eh. Ang madalas lang man tinatanggal yung caliper. Ayan o. Ang ganda nito guys. Promise. Tapos sa may likod may makikita kang 27.5 yung size ng frame. At yung dito ilalagay yung kable. Ay, di cable holder, biglang ganun o, in English lang natin. At Saturn. Ayan, ang ganda na itong chainstay niya guys. 6C. May bewang. Ayun o, may bewang dito, may bewang dun. So umaalon. Umaalon yung chainstay natin. Ayan. At ito pa isa, ang ganda na ito guys o. Ayan, mama-magic tayo, magic. Ayan, malinakuha natin. So, ayan. True axle. Ayan, nakikita nyo guys, true axle, oh. Nakawala sa focus. May dumaang cheeks. Ayan. True axle. Ngayon, kung hindi naman naka-true axle yung hubs mo, tanggalin mo. Then, palit mo yung quick release. O, oh, diba? Magic. Oh, ayan. So, mamimili ka sa dalawa. Kung quick release or true axle. Ayan. So, yun yun. Kaya siya kaya mukhang wala, oh. Ayan. Oh, diba? Ang ganda nito, oh. Promise, oh. Yung dropout niya kasama na dito. Ito. So, hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam guys ha. Kasi inisip ko, paano kapag bumaluktot to? May nabibili kaya ang ganito? Ayan, biglang ganun eh no. Ayan. So, sa ilalim, wala tayong makikita. Sa ilalim ng down tube, wala rin. Ayan. So, silapin uli natin guys. Ang ganda nito, promise. Ayan. Ayan guys, ang ating frame check ng Saturn Calypso. Ang ganda nito guys. Oh, smooth welding, internal cabling, tapered headset, naka-bend yung top tube. Ang ganda nito. At quick release and true axle compatible. Ayan, oh, diba, oh. Nagkakalaga nga pala to guys ng 7,500 pesos lang. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. Ilalagay ko na lang sa description guys yung kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gusto mag-avail ng frame na to. Ayan. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na YouTube video. Salamat. Bye-bye.